Diba? Ang puti sa pe. Ah, sobrang cute. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong. Mukha na siyang cakey. Announcement? Announcement? At ang ganda ng packaging. Ito na, gagamit na ako ng Tanger. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Again, it's Den. So, yeah, for today's video, gagawa tayo ng makeup look gamit ang Kibes products. And I have few of them here. Nag-purchase ako ng bundle sa kanila. So, yun yung gagamitin natin. So, available sila sa Shopee. Yan. So, you can go ahead and check out their Shopee shop. I'll try my best to put the link on the description box. Okay? Pagpasensyahan nyo muna yung ingay na maririnig nyo. Without further ado, let's jump into the video. So, yan. To start off, syempre, gagamit tayo ng primer. This is my bare face. As you can see, ang dami kong breakouts, but pagaling na siya, marks na lang yan siya. So, ayan. Ang primer na gagamitin ko for today is the one from Beauty Grace. So, ito yung foundation niya. Actually, ang ganda ng coverage niya. Maputi siya sa skin tone ko, pero pwede na. Diba? Ang puti pa pa. Pero pwede na. Yung coverage niya, probably, kasi ang hirap pumili ng shade mo talaga pag online. So, ayun. Kala ko kasi medyo ka-shade ko siya, pero hindi pa rin. Let's deal with it kasi wala natin yung ibang foundation na nakuha and bundled siya. So next na gagamitin natin is yung powder nila. Ito yung parang tawag nito. Setting powder. So lahat to hindi ko pa na-open. I'm just gonna go ahead and open it. I'll be right back. So na-open ko na yung plastic that comes with it and sobrang ganda pa rin ng packaging niya. Of course nandun yung sabi dito oil control and setting powder. Name ng company, which is Kibes. Medyo na nalang nung box, but that's fine. Yung shade naman na nakuha ko is Lucent Beige. Ayan siya, 04. And of course, andito pa rin yung how to use, ganyan, yung ingredients nasa likod niya. Nasa box pa rin. So, we are going to open it. Ang cute, ang cute, ang cute ng setting powder nila. Look! Parang bola. Pero, yeah, sobrang cute. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong setting powder na shape or ano ba, lalagyan. So, pag open mo, meron silang pa puff. And of course, bago siya, so may shield. So, we are gonna use this powder. So, yung package na to, wala siyang wala siyang concealer. So hindi na lang din ako magko-concealer. Gagamitin ko lang yung ano. Wala din akong concealer yung separate purchase na galing Kibes. Ewan ko kung bakit wala. But anyway. Lagay ko lang siya dito. Sa mga sumpa natin. Actually, ang smooth ng, ang soft ng powder. Okay. So, ganyan na lang muna siya. Okay. Isiset na lang muna natin siya ng konti. Next na meron ako dito is, oh shit! Meron pala akong concealer. Oh, sorry. Meron pala akong concealer.
this package or this bundle actually came with a concealer. So, tanga lang, girl. Tanga lang. So, yung shade na kasama dito sa bundle na to is 01. Paano to? Nabik ko na yung mukha ko. But anyway, gagamitin natin to, syempre. Open ko lang, I'll be back. So, ayan, natanggal ko na yung plastic. And, of course, ganun pa rin yung figure ng box niya. Andyan pa rin yung ingredients, yung description of the product, mga ganun. And of course, 24 months din na pan opening. So, ito siya. Ayan. Tanga lang. Hindi ko alam na andyan pala siya. So, since nag-powder tayo, mag-kemerot naman na tayo. Galisin muna natin yung powder na nilagay ko. Gaga lang. Ay, naku. So, ayan. So again, this is in the shade 01 Pearl. Parang ayaw ko na siya lagyan sa ano. Sa under eye. Meron siyang smell. Na parang... parang cologne yung smell niya. Ay, naku, napakatanga. Mukha na siyang cakey. Dahil nag-powder na tayo. Di ba? Tanga lang. Ayun. Sobrang puti niya. Sobrang puti. Ilalagay ko sa iyo. So, yan. Yarna yung concealer natin. So, this bundle came with a contour. It's a cream contour. And ang ganda-ganda ng packaging niya. May lilac at saka pastel blue. So, parehas pa rin. This pastel or itong cream contour niya is on the shade 01. Andun pa rin yung ingredients, yung announcement? Announcement? Yeah, whatever. This product is just used for makeup. Please stop using if the product is inapplicable for you. Sabi dun sa announcement. At ang ganda ng packaging. Tinan mo. So, yan ang ganun-ganun ng packaging niya. Sosyalan. Yan. Wala pong ganito ka-sosyal na ano, makeup look. Sobrang ganun. At saka may mirror pa siya sa loob. Hindi siya ganyan ka-blurred, ha? Meron siyang parang plastic na kailangan mo pang i-open. Ayan. Taraan! So, ganito yung shade niya. At saka hindi ako marunong kumamit ng mga kanitong contour. Alam mo yun, hindi ko alam kung gagamitin ko ba ng fingers o gagamitin ko ba ng sponge. At dahil gagamit tayo ng sponge. So, ito yung sponge ko na ginamit ko kanina. I'm gonna give you guys a swatch. Ganito yung color ng contour niya, besh. So, hindi ko alam talaga kung but, ito yung contour. Nasa sponge na siya. And gagamitin natin siya. Diyan. Uy! Ayun po. Ito talagang pinakaayaw ko. Bakit parang orange siya, no? Pero, yung siguro, I don't know. Oo, hindi kasi ako sanay magumamit ng contour na cream na nasa nandito. So, ayan. Iko-contour na. Gagamit na ako ng finger. Parang orange siya. Kapaiba. Fairness. So, i-blend natin siya. Orange.
Kaya gabi ito. So, okay lang naman pala siya. Pero, hindi lang ako sanay sa color niya. Meron silang cream blush. And, dito siya. Inopen ko na yung plastic niya. Ayan. So, cream blush siya. Yung kasali sa bundle niya is 03 Telling Glow. Ang shade name niya. So, ayan. Ooh. Ayun na lumabas. Ang ganda din. Ang cute-cute. Ang ganda-ganda din ang lalagyan niya. Diba? Ang cute. So, ayan. This is what you put for you guys. Light lang siya. Hindi siya yung sobrang pool. So, ayan. Gagamitin yung ulit ng sponge. Ooh, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Tananantantan. Ay, fresh ka, girl. Ayan. Ayan. Ganda ng color niya. So, walang eyebrow product makasali sa bundled at saka eyeshadow. Pero, nag-purchase ako from my first purchase sa kanila, bumili ako ng eyeshadow. Ito yung eyeshadow green siya. I know it's very baba boom na color, pero let's work out. And then, gagamitin tayo ng separate from the bundle na eyebrows. Brows, ito yung gagamitin ko. This is their Kibes Eyebrow Cream. Actually, para to siya yung parang binabrush mo. Ganon. Ganito. Ganito yung kulay niya. Ganyan. Ganyan yung binabrush. Pero, hindi ako marunong magbrush eh. So, ganda ko na. And then, yun yung yung laman nito yung gagamitin ko pang kilay. So, ayan na yung kabilang kilay natin. Hindi siya pantay, alam ko. Pero, try ko parang gawin siyang bushy-bushy. Kahit wala tayong kilay, walang buhok yung kilay natin. Gagawin natin ng bushy-bushy yan. And, gagawin ko lang yung kabilang kilay. I'll be back. Right, so, nagbabalik ako. And, ito yung eyebrows na nagawa ko. Alam niyo naman yan eh. Kung nanonood kayo ng YouTube ko, Diyos ko, ang pinakaayaw ko talaga sa kilay. So, yan. Kilay. Tapos na yung kilay ko. Hindi siya naman pantay. But anyway, magpo-proceed pa rin tayo. So, after natin dyan, nagiging oily na ukak. So, kailangan natin ng powder ulit. Tami namin powder. So, mag-eyeshadow na tayo. Actually, green yung kinuha ko. Hindi ko alam bakit. Meron silang red, blue, violet. Violet or pink? Basta, about drinks yung pangalan nila, yung series nila, ganun. So, yung nakita ko is, yung kinuha ko is yung green mojito cocktail. 9 eyeshadow, or 9 colors of eyeshadows. Yan. May expiration date siya sa gilid. And, save pa rin. 24 months upon opening, tapos nandiyan yung mga ingredients, and chikoreche. So, yan. Pag-open mo, of course, green. Green yung laban. Yun. So, ang cute niya lang, no? Cute-cute niya. So, travel-friendly siya, pero yung color niya, hindi siya parang everyday na color. At saka, kung kayo'y mahilig sa mga neutral, nude, it's not. So, isa swatch ko ng parang dalawa. Para sa inyo. So, I'll get this one, the green one. Ooh, wow!
pigment? Where are you? Yan, ang ganda ng pigment niya, Bench. Okay, so that's the shimmer. I don't know if I... Hindi ko ba siya nakuha? Sa personal, meron siya. Pero hindi din naman talaga siya klaro sa personal. Light, very light. So, dahil light siya, gagamit ko ng ibang color. Yan. Shimmer din siya. Ganda din. Hindi ako sure kung saan ako magsa-start dito. Dito, sa light tayo. Kasi gawin natin siyang parang base. Actually, hindi siya white. Medyo may pagka-yellow siya. Na light. You know. Pat it all over your lid. Ganyan. Ang na-observe ko lang dito sa palette na to, powdery siya. Yep. So, you need to tap the excess talaga. So, next na kinuha ko is yung ito. Ito. Okay. So, next na gagamitin ko is yung kinuha natin kanina green. Sobrang powdery niya. Next na gagamitin ko is ito. Gagamitin ko lang ng fingers. Gawin ko lang yung sa kabilang eyes and then I'm gonna put some lashes on and then I'll be back. So, hi guys! I'm back! So, ayan! Meron na tayong eyelashes and ito yung eyeshadow na nagawa natin. Eh, nalilinisan ko na rin. So, ayan. So, itong bundle na to, syempre may kasama siyang lipstick. Ganito. Ganito yung itsura niya. Pero, hindi ko ito yung open kasi meron akong ganitong binili separately. And, ito siya. Ganito yung case or ganito yung lalagyan niya talaga sa loob. Ang ganda niya. And inspired siya sa mga goddess and goddesses. Mga ganun. Ayan. So, ito yung gagamitin ko. This is in the shade 11. Ito yung color niya. Hindi ko sure kung bagay siya sa ano natin, sa eye look. Kasi parang peachy na brick. May pagka-break. Pero, tingin ko hindi ko siya gagamitin. Iba pang nabili ko sa Kibes. Ito siya. Lipstick din siya. Ito yung Kibes lip gloss nila. Pero hindi siya lip gloss kasi nagmamatch siya. So, I guess, hindi ko alam bakit lip gloss ang... Di ba usually lip gloss yung glossy? So, ito hindi kasi siya glossy. Hindi ko alam kung bakit tinakot yung lip gloss to. So, ito yung color niya. Ang ganda nito. Favorite ko to. Favorite. So, yan. So, yan. Yung maganda kasi sa lipstick na to, hindi siya drying. Katulad ng ibang matte lipstick o yung mga natutuyo na lipstick. Kaya siguro tinawag siyang lip gloss pero hindi pa rin siya makatarungan sabihin o tawagin lip gloss kasi hindi siya glossy. Diba? So, ayan. Ito ng finish look ng product na ginamit natin mula kay Kibes. So, as you can see, okay naman. Mukhang tao naman ako. Hindi na ako. Siguro sa mga products na nagamit ko, hindi lang ako sanay gamitin is yung cream contour. Although maganda siya, maganda yung casing, sobrang yayamanin.
Pero, naa. Hindi pa ako sanay. At saka, ewan ko, na-overwhelm ako sa kulay niya. Bakit ganun? And, yun. So far, yun lang naman. At saka yung eyeshadow. Yung eyeshadow, hindi ko masyado bet. Kasi, although maganda yung pigment niya, as you can see, maganda siya. Pero kailangan may i-build up. And, sobrang powdery siya. So, pero kung kaya mo naman tinisin yung powdery, or yung pagiging powdery ng isang palette, or yung, ano mo yun, yung eyeshadow, go for it. Kasi, maganda yung kulay niya. Maandun yung pigment. Kailangan mo lang talaga i-build. So, yan. And, again, madami siyang kulay nito. Meron red, blue, violet? Hindi ako sure. Pero, yun. Meron din iba't ibang colors. Meron din silang malalaking palette. So, you guys can also check their shop. Hindi to sponsored. Binili ko to with my own money. I hope you guys enjoyed watching this video. And, I hope you guys like this look as well. Kasi, kung i-rate ko yung look ko or yung mga products na ginamit ko, I would say 10 is the highest, ha? Of course. 10 is the highest. So, I think I'll give it around 8. 8.5. Yeah. 8.5. Yung, yeah, kasi yung foundation, maganda yung foundation. Hindi siya heavy. May coverage siya. You need to build it up. Tapos yung concealer naman. Yung concealer, syado siyang maputi. Pero, nung tumagal naman siya sa skin ko, naging okay naman siya. Binrighten up niya yung eye bags ko. At saka yung mga point na gusto kong medyo takpan. Meron lang mga hindi na takpan. Yung parang dito. Kasi, yan. Pero, as you can see naman dito, okay naman siya. But then again, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, kapag makeup kasi, iba yung makeup na parang airbrush, at saka yung makeup na makeup. Kung makikita nyo sa akin ngayon, you can see texture. So, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi perfect makeup. Makeup will always be makeup. So, ayan. Nandun pa rin ang texture pag gumagamit yun ng makeup. So, if you guys haven't subscribed yet on my YouTube channel, please do click the subscribe button. At saka yung notification bell para ma-notify naman kayo every time na mag-upload ako ng video. So, yeah. Have a great day, everyone. Bye!